Ito po yung ID na iginawan ko na po ng video para makita ninyo. Ito po yung ID ng mga learners na pwede po nilang ilagay sa wallet nila. Dahil po, ano lang po ito, 6 centimeters by 9 centimeters lang po ito. Ngayon po, ni-request po ng mga customer ko na gumawa ako ng mas malaki na ID na hindi lang para sa mga learners, para din po sa mga teachers. Kaya may ginawa po ako. Okay, ito pong para makita nyo po yung pagkakaiba. Ito pong ID na maliliit, ito po ay advisable o recommended po na dapat pong i-print sa glossy paper, photo paper. Sa isang printing po nito, tatlong ID na po ang may pre-print dito. Ayan po, tatlo na po yan. Guguntingin lang po to, then ipopold na lang, then ready for lamination. Tignan po natin yung mas malaki na ID na ginawa ko. Unahin po natin yung ID ng mga learners. Ayan po. Mas malaki po ito dahil po 10 centimeters by 13 centimeters po ang sukat. Tignan po natin. Click po natin itong mismong ID na ito. Ayan po. Tulad po ng mga maliliit, na-edit din po itong mga text dito. Itong region, division, district, address ay na-edit po. Na-edit din po itong ID number at saka yung LRN number. Na-edit din po itong kulay, yung background colors, na-edit po yan. Kung gusto po natin gawing ibang kulay, palitan natin ang kulay. Ayan po. Gawin po natin ganyan. Flash. Ayan po. Na-edit po. Hindi lang po yan ang na-edit, pati ito pong picture, pwede pong palitan. Pwede rin pong palitan itong mga logo. Itong logo ng school, pwede pong palitan yan. Ito pong mga text dito ay na-edit po sa input sheet. At paano po maging, para maging mag-automatic po yung mga text dito. Dito po, mayroon pong drop-down list ng mga pangalan. I-select po natin yung susunod na learner. Kaya lang po, isa pa lang ang nailagay. Subukan po natin maglagay ng another learner. I-click, punta po tayo sa input sheet. Ito po. Ayan po yung, ito po yung i-click natin to si the input sheet. Ayan po. Magdagdag po tayo ng learner. Sa isang ID, 50 po na learners ang pwedeng ilagay natin dito. Sa pangalawang ID naman po, 50 learners. So, bali 100 po ang pwede nating may encode dito sa input sheet. Okay, maglagay po tayo ng ibang learner. Ayan po. Okay, tingnan po natin yung ID. Ayan po. So, i-select lang po natin sa drop-down list yung name ng learners. Ayan po, meron na po. Nandiyan na po si Coco Martin. Tingnan po. Kailangan na makompleto. Ayan. Mag-automatic na po yan. Tingnan naman po natin yung ID na para sa teachers. Iniba ko po yung presto. Pwede po. Nasa inyo na po kung pwede nyo pong palitan yung presto ng na logo at saka ng picture. Tignan po natin yung ID for teachers.
Ito po yung ID for teachers. Okay, yan po. Ganun din po sa ano, kagaya din po ito sa ID ng learners. Yung sukat po, 10 by 13 centimeters din po. Ayan po. Ay, preview natin. Ayan po, dalawa lang. Dalawang ID lang po ang pwedeng i-print. Sa isang printing, dalawang ID na po. Buntingin po natin itong white outside the ID. Then, i-fold na lang po natin. Then, i-laminate na natin. Ganyan lang po kadali. Wala na pong mga... wala na pong kahirap-hirap. Ayan po. Sana po magugustuhan ninyo ang ginawa kong ID. Ito pong ID na ito ay requested po ng mga customer ko, mga friends ko na teachers, na gumawa daw ako ng mas malaki. Kaya ito po, nakagawa na po ako. Kung gusto po ninyo ng mga iba pang automated at saka interactive files, marami po akong nagawa sa nandun po, nakapost po sa ano, posted po sa timeline ko sa Facebook account ko. Makikita nyo rin po to sa naposted po sa Facebook group ko, ang Passionate Mentors. Maraming salamat po sa panonood nyo na naman ng aking video, ang inyong lingkod, Tadeus R. Fernandez. Darling, you